Swerte nyo ha. Papakita ko kayo doon sa camera ko, niready ko na. Ang dami kong nakuha ng oregano. Isang paso pa lang. Naku, marami akong matutulungan ito. Hay! Alam niyo po ba? Sinasabi na ang mga Griego ang unang gumamit ng ganitong uri ng halaman. Nabanggit pa nga po ito sa kanilang Greek mythology kung saan si Aphrodite daw ay namigay ng ganitong pampalasa sa mga tao para sila ay sumaya. Pinaniniwalaan din ng mga Griego na ang mga bakang kumakain ng ganitong oregano o ng ganitong halaman, aba ay masarap daw ang karne. At eto pa, pag nagpahid ka daw ng essential oil nito, ay mapapanaginipan mo ang iyong mapapangasa. Wow! Subukan ko nga. Hindi pa kasi ako nagpapahid eh. Mukhang sumabla yung panaginip ko. Ay, naku po. At alam nyo rin po ba na ang mga Romano naman ang pinaniniwala ang nagpakalat nito matapos nilang sakupin ang Greece. Kaya mula po sa Europa, ito ay nakarating na sa Asia, particular na sa China. Ang oregano po ay pwedeng paramihin sa pamamagitan ng cutting. Siguraduhin lamang po na matikas o magulang na ang pagpuputulan na halaman. Magkakaroon din po ng magandang epekto sa mother plant ang ginawang pagputol dahil magre-resulta ito sa pagsulpot o pagtubo pa ng mas maraming sanga na magdadahon din kalaunan. Ang pinutol naman po na sanga ang siyang itatanim sa polybag o garden container. Putulan lamang po ang mga dahon nito pero huwag isasagad sa buko pero magtira ng dalawang dahon sa itaas. Maaari na po itong itanim ng direkta sa lupa, yung loam soil po ha? Pero maaari din namang paugatan muna ito sa tubig na nasa container. Pero siguraduhin sa loob ng bahay ito ilalagay o dapat ay walang sikat ng araw. Makalipas po ang ilang linggo ay magkakaugat at lalago na din ang itinanim sa lupa na oregano. Hindi po matakaw sa tubig ang halamang ito kaya dapat lamang diligan kapag napapansin na ang lupa ay natutuyo na. Pwede po ito sa labas o sa loob ng bahay, maging sa kondo o opisina. Basta dapat ay malapit sa bintana yung nasusulyapan pa din ang araw. Gusto ko sanang mag-alaga nito sa loob ng aking kondo pero tsaka na siguro pag may kondo na ako.
Sa balkonahe po ay lalo itong mainam para yung sariwang hangin na mismo ang maghahatid ng bango at amoy nito sa ating mga ilong. Habang yung mga lamok naman at iba pang insekto ay di mapakali at parang sinisilihan pag naaamoy ito. Ayan, nabanggit ko po ang sili. Bukas po, yan naman ang aking paksang halaman. Dito muna tayo kay Oregano na sinasabing pwede rin itanim ang mismong dahon sa lupa at magkakaugat na din at tutubo. Kaya nga raw pag nasa garden o bakuran, eh bigla na lamang itong kumakapal. Yan. Nakain love yung amoy ha. Nakilala ang Oregano sa maliliit nitong berdeng dahon na may matapang na amoy. Hindi po ako lalaban. Isa po itong perennial herb na lumalaki mula 20 hanggang 80 sentimetro. Ang dahon naman ito ay humahaba ng hanggang 4 na sentimetro. Madalas itong ginagamit bilang mga culinary herb na sinasabing mas nagkakaroon ng lasa kung patutuyuin. Nakakaapekto naman ng climate, season, pati ang soil composition sa aromatic oils ng mga halamang ito. Ang aromatic oils naman ay may iba't ibang pangkalusugang gamit na simula pa nung unang panahon ay marami ng pakinabang. Pero dapat tuklasin nyo mismo yan para inyong mapatunayan. Bukod sa usapang pagkain, mayaman din ang halamang ito sa antioxidant activity dahil sa phenolic acid at flavonoids nito. Kaya naman, ngayong malaki na tayo, este kayo lang pala, imbis na iwasan ang tapang ng amoy at lasa nito, atin ang yakapin ang hatid nitong biyayang pangkalusugan para sa lahat. Namumulaklak din ang mga halamang ito na kadalasan ay kulay pink o purple na maliliit at dikit-dikit. Ang mga bulaklak din ang source ng essential oil nito na mayroong thymol at carvacrol. Ginagamit ding pampalasa ang oregano sa mga bansang Mediterranean katulad ng Italia at Turkey. Makikita at malalasahan ang tuyo at pinong dinurog na oregano sa mga pizza, roasted, fried or grilled na gulay, isda at karne sa mga bansang nabanggit. Madalas nila itong ginagamit na condiments kasama ang iba pang spices. Pero hinay-hinay lang sa pagkain nito dahil sinasabing dahil sa tapang nito, kayang-kaya nitong pamanhidin ang inyong mga dila. Ang scary naman, lalo na ngayong nakakapraning mawala ng panlasa. Kailangan ding mag-ingat sa paggamit ng mga ito sa pagluluto dahil ang mga tinatawag na ornamental cultivars o yung mga tinanim para lamang ipang display ay kadalasang walang lasa at hindi ideal kung kakainin. Narito pa ang ibang mga halaman na hindi duwag. Ang ibig kong sabihin matatapang. Ang amoy na barkada ng oregano. Nariyan ang Java mint, lemon mint, malvarosa, English lavender, sweet basil, rosemary, at neem tree o margosa. Wow! Yan po ang napakagandang anggulo at tanawin na kung tawagin ay bundok arayat na pangarap ko po na maakyat kapag ang aking ubo ay hindi ko na nararamdaman. At para naman sa inyong kaalaman, ano ba ang kaugnayan ng oregano sa kabundukan? Ang oregano po ay tinatawag ding Joy of the Mountains. Isa po yung Greek phrase. Yan ang kanyang pinagmulan. Kaya naman po, gusto ko nang iwan ang aking magandang kasabihan na lagi po ninyong iingatan ang ating kalikasan dahil ang mga halaman na matatagpuan ay pwedeng maging sanhi ng ating kalakasan. At ito nga po ang inyong si Kuya Dong! Dahil pala tanong, napagkakamalang marunong. Oregano, hindi peke, oregano.